Sabi ng iba ay nakakabaliw ang labis na pag-ibig. May iba namang nagsasabi na nakamamatay ang sobra-sobrang pagmamahal. Ikaw ba ay nagkaroon na ng kasintahan na minsan ay nasabi na niya sa iyo na mamamatay siya kapag naghiwalay kayo? O ikaw ang nagsabi nito sa iyong kasintahan? May iba na hindi ito sineseryoso at meron din na masyadong isinasapuso ang mga katagang ito. Ano nga ba ang tamang gawin kapag nais mo nang humiwalay sa iyong kasintahan pero sinasabi niya na may gagawin siyang hindi maganda sa kanyang sarili kapag iniwan mo siya? Dear Papa Dudut, isang pagbati ng magandang araw sa iyo at sa mga taong walang sawa sa pagsuporta sa programa mo. Nais ko munang magpasalamat sa mga kwentong inyong binabasa sa inyong YouTube channel. Sobrang convenient kasi dahil anytime ay pwede naming mapakinggan ng iyong boses at nakikita ka pa namin. Ang pangalan ko po ay Malik at isa akong kitchen assistant sa isang bake shop. Ang edad ko ay 28 years old at kasalukuyan ay walang karelasyon. Kinukonsider ko na single ako kahit na hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong ginugulo ng aking ex-girlfriend. Na pinipilit pa rin na kami pa rin daw dalawa. Yan ang dahilan kung bakit ako nagdesisyon na magpadala ng sulat o kwento sa inyo, Papa Dudut. Para mabigyan ninyo ako ng advice at pati na rin ang mga listeners mo. Bago ko po simulan ang aking kwento ay nais ko munang magbigay ng babala sa mga listeners mo, Papa Dudut. Ang kwento ko kasi ay naglalaman ng suicide attempts. Kagaya ng ibang love story ay nagsimula ang kwento namin ni Marian sa masaya. Parehas po kaming galing sa failed relationship nang magkakilala kami. Nakipag-break ako sa dati kong girlfriend dahil masyado siyang materialistic. Noong una ay ayos lang na sa akin siya palaging umaasa kapag lalabas kami pero nang napansin ko na every week ay may pinabibili siya sa akin ay doon ako nag-decide na hiwalayan siya. Hindi ako mayaman para gastusan siya ng sobra. Meron pa akong pamilya na sinusuportahan. Habang si Marian ay nakipag-break sa ex-boyfriend niya dahil ayon sa kanya ay abusive partner yon. Ilang beses na raw siyang sinaktan ng pisikal kapag galit ito o kaya ay mainit ang ulo. Hindi mala teleserye o kwento sa romance book ang pagkakakilala namin ni Marian. Parehas kaming gumagamit ng isang dating app at doon ko siya unang nakita. Ang ganda niya kasi sa pictures niya, talagang nabighani na kagad ako sa kanya, Papa Dudut. Masayang kachat si Marian at hindi siya boring, kausap, kaya mas lalo akong nagkagusto sa kanya kahit na hindi pa kami nagkikita. Ganon kasi ang gusto ko sa isang babae, yung maingay o madaldal. Tahimik na tao kasi ako kaya ang gusto kong maging girlfriend ay kabaliktaran ko. Nililigawan ko na si Marian kahit sa chat lang at agad naman niya akong sinagot kaya naging kami kahit na hindi pa kami nagkikita. Isang buwan din kaming magkausap ni Marian sa online hanggang sa nagkasundo kami na magkita. Sa isang fast food restaurant kasi wala pa akong trabaho ng time na yon. May pera ako pero ginagamit ko sa pag-a-apply. Nung una ay nagkakahiyaan pa kaming dalawa. Kahit na ang dami naming napag-usapan sa chat ay naging tameme kami bigla sa personal. Isang tanong isang sagot ang naging usapan namin. Pagkatapos kumain ay napansin ko na parang hindi mapakali si Marian. Tinanong ko siya kung gusto na niyang umuwi at ang sabi niya ay oo. Sinamahan ko siya hanggang sa sakay ng bus pauwi sa kanila at napansin ko na parang nakasimangot siya. Tinanong ko siya kung meron ba siyang problema. Umiikot ang mata niya sa paligid at may ginuso siya sa akin. Isang motel pala ang ginuso niya sa akin. Tinanong niya kung gusto ko magpahinga muna bago kami umuwi. Nanginig ang kalamnan ko, Papa Dudut, at hindi naman kasi ako inosente para hindi makuha ang ibig sabihin ni Marian. Kaya bago kami umuwi ay nagpunta kami sa motel at naitinuro niya. At nang lumabas kami ay makalipas ang 3 oras ay kapwa kami nakangiti ng malaki.
Naging sunod-sunod na ang pagkikita namin ni Marian at halos kada linggo ay hindi kami pwedeng hindi magkikita kahit na isang beses. Ganon kami kasabik sa isa't isa na parang may isang araw sa amin ay katumbas ng isang buwan. Kahit may trabaho si Marian bilang isang office staff ay ginagawa niya ng paraan para makapagkita kaming dalawa. May mga pagkakataon pa nga na siyang gumagastos kasi wala pa akong pera. Nang magkaroon ako ng trabaho ay naging madalang na ang pakikipagkita ko sa kanya. Gustuhin ko man na kagaya noon kahit na once a week ay magde-date kami ay hindi na kaya ng oras. Ayoko naman na umabsen sa trabaho lalo na at kakasimula ko pa lang. Siyempre nagpapakitang gilas pa ako sa opisina, Papa Dudut. Nagsimula nang magtampo si Marian sa akin kapag sinasabi ko na hindi ako pwede makipagkita sa kanya sa araw na sinabi niya na magkita kami. Bilang boyfriend ay parang ang tingin ko sa sarili ko ay hindi enough sa kanya kasi hindi ko na siya nabibigyan ng oras. Kagaya ng dati noong wala pa akong trabaho. Palagi kong pinapaliwanag sa kanya na kailangan kong magkaroon ng magandang record sa aking trabaho kaya hindi ako basta-basta pwedeng hindi pumasok. Sabi ko pa kapag naging regular na ako sa work ay saka ako babawi sa kanya. Pero hindi pa rin ako maintindihan, Papa Dudut. Kapag hindi ko siya napagbibigyan na makipagkita sa kanya ay palagi niyang sinasabi na baka may iba na ako. O kaya ay baka nagsasawa na ako sa kanya. Magsabi lang daw ako para hindi siya magmukhang tanga, Papa Dudut. Tuwing wala akong pasok, imbis na ipahinga ko ay inilalaan ko na lamang kay Marian ang oras na yon. Doon ako talaga bumabawi sa kanya. Umaga pa lamang ay magkasama na kami at gabi na akong umuwi. Kapag kasama ko siya ay sobrang sweet niya at halos ayaw na niya akong bitawan kahit nasa public place kami. Walang kaso sa akin ng ganon kasi gusto ko rin naman ng clingy girlfriend. Mas nararamdaman ko kasi na mahal niya talaga ako kapag ganon, Papa Dudut. Babe, sorry kung hindi na tayo kagaya ng dati na kahit na anong oras at araw ay nakakapagkita. Hindi ko kasi pwedeng pabayaan ang basta ang trabaho ko kasi bago pa lang ako. Saka huwag kang mag-isip ng kung ano-ano ha kapag hindi ko magawang makipagkita sa'yo. Ang sabi ko kay Marian nang nasa isang motel kami isang gabi. Pasensya ka na rin, babe. Nasanay kasi ako na sa first months natin ay madali lang sa atin ang magkita kapag miss na kita. Mahal na mahal kasi kita kaya gusto ko na palagi ka nakikita, tugon niya. Alam ko naman eh, huwag kang mag-alala kasi babawi ako palagi kapag magkasama tayo. Susulitin natin ang bawat oras, pangako ko sa kanya. Isa rin talaga sa gusto ko kay Marian ay ang pagiging sobrang sweet niya sa akin. Nakakalimutan ko ang pang-aaway niya kapag hindi kami magkasama kapag naging sweet na siya, kapag nagkikita kami. Naging regular na ako sa aking trabaho makalipas ang 6 na buwan. Yun nga lang, gusto nila akong ilipat, Papa Dudut, sa ibang branch na mas malayo pero mas mataas naman ang sahod ko roon. Iyahanap din daw nila ako ng apartment at ang company ang magbabayad sa unang 3 buwan. Nagustuhan ko ang offer kaya tinanggap ko kaagad. Masaya ko pang ibinalita kay Maria ng bagay na yon nang magka-video call kami bago ako matulog isang gabi. Ang akala ko ay matutuwa siya sa achievement ko na yon pero iba ang naging reaction niya. Talagang nagdesisyon ka nang hindi nagtatanong sa akin? Ano pa at naging girlfriend mo ko kung hindi mo muna sa akin kinukonsulta ang isang bagay? Naiinis na sabi ni Marian. Pero ganun din naman ang magiging desisyon mo, hindi ba? Papayagan mo rin naman ako na tanggapin ang offer na yon sa akin? Mahinahon na sabi ko. Ewan ko sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Aniya at bigla niyang in-end ang video call. Huwag ka naman magalit sa akin, please. Pakiusap ko kay Marian sa chat. Kahit sino ay magagalit sa ginawa mo. Malik, sana hindi ka na lang na girlfriend ko, nagde-decision ka ng mag-isa. Sagot pa sa akin ni Marian, Papa Dudut. Yun ang unang beses na nagkaroon si Marian ng malaking tampo sa akin. Ilang araw niya akong hindi kinausap
Kahit na anong tawag o chat ko sa kanya ay wala akong response na nakukuha mula sa kanya. Grabe ang naging epekto noon sa akin. Hindi ako makapag-concentrate sa aking trabaho kahit kailangan kong galingan kasi kakalipat ko lang. Yung tipong nasa trabaho ako pero ang utak ko ay nakay Marian at kung paano ko siya susuyuin. Madalas tuloy akong nagkakamali sa mga ginagawa ko sa kitchen. Mabuti na lamang at mabait ang mga kasamahan ko at iniintindi nila ako nang sabihin ko na may pinagdadaanan lamang ako sa aking love life. Sabi pa nang naging kaklose ko sa kitchen na si Gab ay hindi na dapat ako nagla-love life kasi sakit lang yon sa ulo. Mas okay daw ang maging single kasi sarili lang ang iniisip. Ngiti lang ang naging sagot ko sa kanya kasi tutol ako sa mga sinabi niya. Kahit kasi nagkaroon kami ng away ni Marian ay mas marami pa rin ang pagkakataon na napapasaya niya ako. Dahil sa nalipat ako ng branch ay mas naging malayo ako kay Marian. Mas lumit ang chance na makapagkita kami. Hanggang sa isang ideyang naisip kong paraan para mawala na ang inis ni Marian sa akin. Ang ideyang yon ay ang mag-live-in na kami. Yung magkasama na kami sa isang bubong para araw-araw kami ay nagkikita. Tutal ay gusto ni Marian na palagi naming nakikita ang bawat isa. Yun tuloy ang solusyon na naisip ko sa aming problema, Papa Dudut. Inaya kong makipagkita si Marian ng araw na wala akong pasok. Sinabi ko sa kanya ang aking naisip na kung gusto niya ay magsama na kami sa apartment kung saan ako tumutuloy. Hindi rin naman yun gaanong kalayo sa workplace niya. Kaya hindi siya masyadong mahihirapan sa pag-a-adjust. Nagliwanag ang mukha ni Marian at walang pagdadalawang isip na pumayag siya sa suggestion ko. Ang totoo raw ay naiisip na niya yon pero nahihiya siyang magsabi sa akin at baka isipin ko na pinangungunahan niya ako. Linano na namin ang lahat, Papa Dudut, mula sa pagpapaalam niya sa family niya at sa family ko na magsasama na kami hanggang sa paglilipat niya ng gamit. Wala kami naging problema sa mga pamilya namin. Payag sila na magsama na kami basta hanggang kaya namin ay huwag muna kaming magpapamilya. Isa pa ay sigurado na raw kami sa isa't isa ay mag-live-in na raw kami ni Marian. Nang time na yon ay sigurado na ako kay Marian dahil sa pakiramdam ko ay hindi ko na siya kayang mawala sa buhay ko. Siya na, Papa Dudut, yung babaeng nakikita ko na yaharap ko sa dambana ng simbahan at magiging ina ng mga anak ko. Kilig na kilig nga ako habang ini-imagine ang mga mangyayari kapag magkasama na kami ng girlfriend ko sa isang bubong. Itinaong ko na wala akong pasok ng maglipat ng gamit si Marian para matulungan ko siya. Isang malaking maleta ang bitbit niya at dalawang box na laman ay mga ilang gamit niya. Parehas po kaming masaya ng araw na yon dahil hindi na namin kailangan na maghintay na maging magkasabay ang day off namin para makapagkita. Araw-araw na kami magkasama. At hindi na kami mahihirapan pang iparamdam ang pagmamahal namin kapag nais namin, Papa Dudut. Hindi kami nahirapan sa adjustment period. Parang alam na agad namin ang aming gagawin nang magkasama na kami. Si Marian ang nagluluto ng almusal at sabay kaming kumakain. Dahil sa late na ako umuwi tuwing gabi, ay mag-isang nagdi-dinner sa apartment si Marian. Pero ang sarap pala na may isang taong naghihintay sa pag-uwi mo, Papa Dudut. Iba ang pakiramdam kapag nakita ko ang girlfriend ko na nasa salas at nakaupo sa sofa habang hinihintay ako. Para na rin akong may asawa sa naging setup namin ni Marian. Kasal na lang talaga ang kulang sa amin ng panahon na yon, Papa Dudut. Sa unang buwan ng pagsasama namin ni Marian sa isang apartment ay wala akong naging problema sa kanya. Masikaso siya at masipag at minsan nga ay nahihiya na ako sa kanya dahil dumarating ako sa apartment na okay na ang marurumi kong damit. Kahit underwear ko ay siya rin ang naglalaba. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na kapag maglalaba siya ay iwanan niya ang mga damit ko para ako na ang gagawa nun. Ang sagot niya sa akin ay nagpa-practice na siyang maging misis ko kaya hayaan ko na raw siya. Kusang loob niya raw yung ginagawa para sa akin
kaya wala akong dapat na ikahiya. Dahil sa mga ipinapakita ni Maria na ugali sa akin ay talagang nasasabi ko na sa sarili ko na siya na ang gusto kong mapangasawa. Siguro ang kailangan ko lang gawin ay sipagan sa pagtatrabaho at makakapag-ipon ako para pagdating ng tamang panahon ay mabigyan ko si Maria ng kasal na deserve niya. Kaya lang totoo talaga na ang isang relasyon ay sa una lamang masaya. Alam ko na dumadaan sa mga pagsubok ang magkasintahan pero parang sobrang tindi naman nang pinagdaanan ko, Papa Dudut. Okay si Marian sa unang buwan pero nang medyo tumagal na ay lumabas na ulit yung ugali niya na mainitin ang ulo. Lumabas yon nang minsan ay nagkayayaan kaming magkakatrabaho na uminom sa labas. Sahod kasi tapos nakakapagod ang buong linggong yon para sa amin kaya naisipan ng iba na magpakasaya kahit na isang gabi lang. Nagpaalam naman ako kay Maria na malilate ako ng uwi. Nagchat ako ng ganon sa kanya at wala akong nakuhang reply. Nakita ko na nabasa niya ang message ko kaya ang naisip ko ay okay na nakapagpaalam ako sa kanya. Alauna na ng madaling araw ako nakauwi. Pagpasok ko sa apartment ay gising pa si Marian pero matalim ang tingin niya sa akin. Lalambingin ko sana siya pero sinigawan niya ako. Dapat daw ay hindi na ako umuwi ng ganong oras. Minura pa niya ako at sinabing parang wala akong girlfriend na naghihintay. Nagsabi na ako sa iyo, hindi ba? Hindi naman ako po pwedeng umuwi ng maaga kasi may sasakyan yung boss namin. Iyahatid niya kami isa-isa. Paliwanag ko kay Marian. Ano ba yung boss mo, babae? May halos selos niyang tanong. Oo babae, pero may asawa na yon kaya wala kang dapat na ikaselos. Turan ko. Eh bakit parang defensive ka kaagad? Saka kahit may asawa na ay pwede pa rin maglandi, no? Tapos after mong magpaalam ay wala ka ng update. Feeling mo single ka? Bulyaw ni Marian. Para hindi na humaba ang aming diskusyon ay nagsorry na lamang ako at nangako na kapag may lakad ako na kagaya noon ay mag-a-update na ako sa kanya palagi. Kaya ng mga sumunod na labas namin ng mga katrabaho ko ay nag-a-update na ako palagi kay Marian. Kahit naiinis na sa akin ang mga kasama ko kasi imbes na mag-bonding kami ay palagi kong hawak ang cellphone para mag-reply sa chat ni Marian. Nagagalit kasi si Marian kapag matagal ako mag-reply, Papa Dudut. Kaya lang sa tuwing lumalabas ako kasama ang aking mga katrabaho ay palaging galit si Marian. Kapag umuwi ako sa apartment kahit na nagpaalam at nag-a-update ako sa kanya ay galit pa rin siya. Hanggang sa unti-unti na akong nainis sa ugali na yon ni Marian. Pakiramdam ko ay nakakasakal na siya. Hindi ko na magawang makapag-enjoy sa tuwing lumalabas ako dahil ang gusto niya ay magka-chat kami palagi. Hindi naman kami palaging lumalabas, once a month lang. Kaya sana ang hiling ko sa kanya ay mapagbigyan niya ako kahit na isang beses sa isang buwan. Dumarating na sa punto na pinagbabawalan na ako ni Marian na lumabas, Papa Dudut. Ang gusto niya kahit day off ko ay sa apartment lamang ako. Kahit nga ang pagdalo ko sa family ko ay kinakagalit niya. May isang beses pa nga na hindi ako nakapag-reply sa chat niya habang nasa trabaho ako kasi talagang ang daming ginagawa. Hindi na ako nakapag-lunch kasi mas pinili ko na matapos ang aking trabaho. Yun pala ay kung ano-ano na ang pumasok sa utak ni Marian. Iniisip niya na wala ako sa trabaho ng araw na yon kaya para malaman ang totoo ay nag-undertime siya ng trabaho niya at sumugod siya sa bake shop. Kung saan ako nagtatrabaho. Dumiretso siya sa kitchen at nang makita niya ako ay sinampal niya ako habang umiiyak. Agad din siyang umalis nang walang sinasabing kahit na ano. Nagulat ako kasi wala akong alam na may nagawa akong mali sa kanya. Napahiya tuloy ako sa mga katrabaho ko sa ginawa ni Marian. Nakakantsawan ako nang wala sa oras. Napagalitan pa ako ng manager namin doon kasi bakit ko raw pinapasok sa kitchen ng girlfriend ko at sinabi ko sa kanya na hindi ko alam. Napapasok si Marian sa kitchen. Humingi na lamang ako ng pasensya sa manager namin. Pag uwi ko sa apartment ay masama ang loob ko kay Marian. Naroon siya at siya pa ang may ganang simangutan ako kahit na siya yung may nagawang kasalanan sa akin. Anong pumasok sa utak mo at nagpunta ka sa trabaho ko para sampalin ako?
Alam mo bang napagalitan ako ng manager namin dahil akala niya ay pinapasok na sa kitchen? Ang inis kong sabi kay Marian. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ko ginawa yon. Kung nagre-reply ka, agad-agad ay hindi ako mag-iisip ng wala ka sa trabaho mo. Pasigaw niyang sagot. Marian, oras yun ang trabaho ko. Kaya huwag kang umasa na mabilis ako makakapag-reply sa chat mo. Sobra akong napahiya dahil sa ginawa mo. Alam mo, sa totoo lang, nakakasakal ka na. Sumusobra ka na. Hindi ka na nag-iisip ng action mo. Mas okay pa siguro na tapusin na natin to, ang sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Makikipaghiwalay ka na sa akin? Biglang lumambot ang mukha ni Marian. Nabahira ng takot ang pagsasalita niya. Oo, maraming beses mo nang ginawa yan sa akin. Boyfriend mo lang ako, Marian. Hindi mo ako pagmamay-ari, ang turan ko pa. Parang may dumaan na anghel at biglang nagbago ang mood ni Marian. Mula sa parang dragon na nagbubuga ng apoy ay naging isang maamong tupa si Marian. Mahigpit niya ako niyakap habang umiiyak at panay ang sorry niya sa akin at nangako pa siya na magbabago na. Hindi niya raw kayang mabuhay na wala ako at mamamatay siya kapag nagkahiwalay kaming dalawa. Naawa ko kay Marian nang makita ko siyang umiiyak at nagmamakaawa sa akin. Malambot ng puso ko sa ganon, Papa Dudut. Kaya kahit gusto ko nang makipag-break sa kanya ng gabing yon ay mas pinili kong bawiin ang lahat ng aking mga sinabi. Kumapit ako sa natitirang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Umasa ako na tuto pa rin niya ang sinabi niyang magbabago siya. Umasa ako na babalik pa yung dati kong pagmamahal para sa kanya. Tinupad naman ni Maria ang promise niya na magbabago siya. Hindi na siya naging demanding sa oras ko sa pag-reply sa chat niya, lalo na kapag nasa oras ako ng trabaho. Hindi na rin sumasama ang loob niya sa tuwing lumalabas ako kasama ang mga katrabaho ko. Siya pa nga nagsasabi sa akin na sana ay lumabas kami kasi alam niya kung gaano ko ka-stress sa trabaho ko. Nakakatuwa na nagbabago na siya, Papa Dudut. Pero napansin ko na hindi consistent ang pagbabago niyang yon. Parang sobrang pilit. Nasabi kong ganon kasi may ilang pagkakataon na bigla siyang magagalit tapos biglang magiging mabait. Isa pa ay hindi ko na rin naibalik ang dati kong nararamdaman sa kanya. Narealize ko na mali na nagpadala ako sa awa noong nakipaghiwalay na ako sa kanya. Lumalabas kasi na hindi ako nakipag-break sa kanya noon kasi naawa lang ako. Alam ko rin sa aking sarili na tuluyan ang naglaho ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi na ako excited na umuwi mula sa trabaho para makita siya. Kung pwede nga lang ay 24 oras ako magtrabaho para hindi makita si Marian ay ginawa ko na. Ang dating paghihigpit niya sa akin na kinakikiligan ko ay naging kinaiinisan ko na. Sa sobrang higpit niya, Papa Dudut, ay unti-unting nawala ang love ko sa kanya hanggang sa tuluyan na yung naglaho na parang bula. Inopen ko kay Gab ang problema ko. Ang sabi ko sa kanya ay gusto ko na makipaghiwalay kay Marian pero naawa ko sa pwedeng mangyari sa kanya. Ang sabi ni Gab ay hindi tama na nag-i-stay ako sa isang relasyon ang dahil sa awa. Parehas daw kaming magsasuffer ni Marian. Ang tama ko raw gawin ay tapatin si Marian na na-fall out of love rito at tuluyan ng makipag-break. Alam ko sa akin sarili na ang sinabi ni Gab ang tama kong gawin. Bago ako umuwi sa apartment ay nag-shot muna kami sa labas para pampalakas ng loob. Pagdating ko sa apartment ay nakahain na ang pagkain at may cake pa. Nang batiin ako ni Maria ng happy mansary ay doon ko nalaman na mansary nga pala namin at naganda pa siya. Wala akong naramdaman na kasiyahan sa sorpresang yun ni Marian. Wala akong ganang kumain habang siya ay panay ang kwento ng mga happy memories namin. Sa gitna ng pagkikwento niya ay napansin niya ang kawalan ko ng gana. Ayaw mo ba ng mga inihanda ko? Kung ayaw mo, sabihin mo lang. Hindi yung ipinapakita mo na wala kang gana. May inis na sabi ni Marian. Tumayo pa siya para kunin ang mga pagkain sa table. Alam ko na itatapo niya yon sa basurahan. Ugali na niya ang ganon na kapag napansin niya na hindi ko gusto ang niluto niya at napipinitan lamang akong kumain ay tinatapo niya ang pagkain.
Mag-break na tayo, Marian. Ayoko na. Mabilis kong sabi. Malik? Ano naman ba yung sinasabi mo? Bansa rin natin ngayon tapos break? Nagjo-joke ka ba? Tanong ni Marian. Marian, awa na lang ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi na tama na nagsasama tayo kasi naaawa ako sa'yo. Pasensya ka na pero hindi na kita mahal. Nawala na kasi sobrang nakakasakal na ang mga ginagawa mo sa akin, pag-amin ko. Hindi ba magbabago na ako? Kulang pa ba yung luwag ko sa'yo? Dagdagan ko pa. Pilit ang ngiti na tura niya. Hindi na talaga ito mag-work out kasi hindi na kita mahal. Sorry pero bukas pag-uwi ko rito sa apartment sana'y wala ka na. Mas lalo lang tayong mahihirapan kapag magkasama pa tayo. Malungkot kong sabi kay Marian. Tumayo na ako tumalikod para sana magpunta sa kwarto nang bigla akong tinawag ni Marian. Paglingon ko sa kanya ay nagulantang ako dahil may hawak na siyang kutsilyo at nakatutok yon sa kanyang leg. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa takot na baka saktan ni Marian ang kanyang sarili. Sinubukan ko siyang lapitan para agawin ang kutsilyo pero nagbanta siyang magsasaksak ng sarili kapag ginawa ko yon. Mas mabuti pa raw na mawala na siya, Papa Dudut, kung iiwanan ko siya. Hindi niya raw makakayang mabuhay kung makikipaghiwalay ako sa kanya. Sa takot ko na baka totohanin niya ang kanyang banta ay sinabi ko na hindi na ako makikipaghiwalay sa kanya. Umiyak siya ng umiyak at doon ko na siya nilapitan at niyakap matapos na makuha ang kutsilyo. Habang umiiyak ay sinabi niya sa akin na huwag ko siyang iiwanan kasi kikitlin niya ang buhay niya. Ako na raw ang buhay niya kaya hindi ako maaaring mawala sa tabi niya. Alam ko na mas iniipit ko lang ang sarili ko kay Marian, Papa Dudut. Alam ko na mas lalo lamang akong malulubog at baka hindi na ako tuluyang makawala sa kanya. Pero hindi kaya ng konsensya ko na may isang tao na mawawala ng dahil lamang sa akin. Mula sa pagmamahal na nauwi sa awa hanggang sa naging takot na ang nararamdaman ko kay Marian. Wala sa hinagap ko, Papa Dudut, na sa ganon mauuwi ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na may ganong ugali palang tinatago si Marian. Ugali na kaya niyang saktan ang sarili at gawin yung pananakot sa lalaking mahal niya kapag nais na siya nitong iwanan. Ganon kasi ang ginagawa niya sa akin. Para hindi ko siya iwanan ay tinatakot niya ako na magpapakamatay siya. Siyempre ayoko naman na magpakamatay si Marian na ako ang dahilan. Para sa akin ay hindi dapat ako maging dahilan para kitlin ng isang tao ang buhay niya. Habang buhay na dadalhin ng aking konsensya ang bagay na yon kung sakali. Kaya kahit ayaw ko ay nagpatuloy ang relasyon namin ni Marian. Nagtiis ako na kasama siya kahit gusto ko na siyang iwanan at makapagsimula ulit nang wala siya. Pinipilit ko pa rin naman na ibalik ang dati kong nararamdaman sa kanya pero hindi na talaga kaya ng puso ko. Saka mahirap pala talaga kapag pinipilit kasi hindi na bumabalik. Araw-araw ay para kong pinaparusahan ng aking sarili, Papa Dudut. Sa tuwing uuwi ako ay ang bigat ng loob ko. At kapag katabi ko sa pagtulog si Marian ay natatakot ako na baka kung hindi ang sarili niya ay ako ang kanyang saktan. Hindi ko masabi sa family ko ang aking sitwasyon dahil ayoko nang makialam siya. Alam ko na pipilitin nila akong hiwalayan si Marian kapag nalaman nila. Si Marian naman ay nagpatuloy sa pagiging mabait na girlfriend sa akin. Kahit sa aking sarili ay wala na kami kasi wala na akong pagmamahal sa kanya. Hindi na naging sincere ang tingin ko sa sweetness at pag-aasikaso niya sa akin. Para bang ginagawa na lang niya yon kasi ayaw niya na iwanan ko siya. Dahil sa ilang buwan na simula ng mawalan ako ng amor kay Marian ay hindi ko naiwasan ang mahulog ang loob sa ibang babae. Nagkaroon kami ng mutual feelings ng kasama ko sa trabaho na si Stephanie. Nagkakausap na kami dati noong lumipat ako roon. Iwas nga lang siya sa akin kasi alam niya na meron akong girlfriend. Pero nang sabihin ko sa kanya ang sitwasyon ko kay Marian ay naging mas malapit siya sa akin. Umamin ako sa kanya na gusto ko siya at aniya ay gusto rin niya ako.
Kaya lang ay hindi raw kami pwedeng maging kami pa dahil magkasama pa rin kami ni Marian. Saka na raw kapag naayos ko na ang problema ko. Babe, mag-staycation pala tayo this weekend sa Tagaytay ha? Nakapag-book na ako ng room sa isang condominium building. Pinili ko yung may magandang view. Hindi kasi tayo nakapag-celebrate ng maayos nung last monthsary natin eh. Ang sabi sa akin ni Marian, isang gabi habang patulog na kami. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may plano kang ganyan? Pinapapasok ako ng boss ko sa weekend, ang turan ko. Mas importante pa ba ang work mo kaysa sa time natin together? Malamig niyang tugon, Papa Dudut. Hindi naman sa ganun, pero kapag may ganyan kang plano, ay sinasabi mo sa akin dapat para naaayos ko ang schedule ko, katwiran ko. Surprise nga hindi ba? Magiging surprise pa ba kung sasabihin ko kagad sa'yo? Malik, kung ayaw mong sumama ay magsabi ka kagad, hindi yung ang dami mong dinadahilan, ang inis niyang wika. Dahil nakikita ko na mauuwi sa hindi maganda ang usapang yon, kung hindi ako papayag na sumama kay Marian ay sinabi ko na lamang nasasama ako sa kanya sa staycation na pinaplano niya nang hindi ko alam. Kung dati siguro na mahal ko pa siya, baka kahit ng gabing sinabi niya na mag-staycation kami ay hihilahin ko na siya papunta doon. Pero iba na ang sitwasyon ng panahon na yon, Papa Dudut, napipilitan na lamang ako kay Marian. Kinakailangan ko tuloy magdahilan sa boss ko kung bakit hindi ako makakapasok ng weekend. Nagsinungaling pa ako kahit na hindi ko yon gawain. Hindi kasi yon papayag kung ang dahilan ko ay may staycation kami ni Marian. Kaya laking tuwa ni Marian nang natuloy kami sa aming staycation. Nagkunwari na lamang akong excited na kasama siya. Naglunch muna kami at pagkatapos ay namasyal sa Tagaytay. Nag-swimming sa pool na nasa ibaba ng condominium building at pagkatapos ay nagpahinga na. Habang nagpapahinga ako at nakahiga sa kama ay nagulat ako ng halikan ako ni Marian sa labi. Kung saan saan nakarating ang mga kamay niya kaya alam ko ang nais niyang mangyari. At dahil sa wala talaga akong pagmamahal sa kanya ay hindi na talaga niya nagagawang buhayin ang dugo ko, Papa Dudut. Kahit na anong halik at haplos ang gawin niya sa akin ay walang epekto. Tamad na tamad din ako na gumante sa ginagawa niya. Hanggang sa napansin niya ang pagiging malamig ko sa kanya at huminto siya at galit akong sinigawan. Para ka namang tuod, Malik. Nakakainsulto ka na ha. Ako na nga nagfe-first move tapos ganyan ka pa. Nanlilisik ang matang sigaw ni Marian. Pagod ako, Marian. Hindi ba pwedeng mamayang gabi na lang yan? Magpahinga muna tayo. Ang dami nating ginawa eh, ang turan ko. Eh bakit ako? Pagod din naman ako ah. Akala mo ikaw lang? Ang sabihin mo wala ka ng gana sa akin. May iba ka na ba, Malik? Ang naiiyak niyang sabi. Wala. Kung ano-ano naman ang mga iniisip mo eh. Pagsisinungaling ko. Hindi pa pwedeng malaman ni Marian ang tungkol kay Stephanie dahil malaki ang chance na ituloy niya ang masama niyang binabalak sa kanyang sarili. Buti na lang din at hindi na nagpumilit pa si Marian sa nais niyang mangyari sa katanghaliang tapat. Inayaan niya ako magpahinga at totoo naman kasi na pagod ako. Pagdating namin doon ay wala nang pahinga at diretso na sa pamamasyal. Dahil sa pagod ako ay naging mahimbing ang tulog. Dagdag pa na komportable ang kwarto kasi air condition. Madilim na nang magising ako. Patay lahat ng ilaw sa condo unit pero bukas yung sa balcony. Medyo nagulat pa ako kasi nasa may paanan ko si Marian. Nakaupo siya doon at akala ko kasi ay multo siya kaya natakot ako ng kaunti. Tinanong ko siya kung bakit patay ang ilaw sa loob pero hindi siya nagsalita. Kinabahan ako nang napansin kong hawak pa na niya ang cellphone ko. Nakita ko rin sa screen na hindi na yon nakalock. Siguro ginamit niya yung pang-unlock ang fingerprint ko habang ako ay tulog. Sa sobrang himbing na kasi ng tulog ko ay hindi ko na naramdaman na ginagawa niya yon. Nalaman kong umiiyak siya kasi sumisinghot pa siya. Bakit nasa iyo yung phone ko? Bakit nakikialam ka ng gamit ng hindi sa'yo? Akin na yan. Mahinahong kong turan. Sino si Stephanie Malik? At bakit sinasabi niya na kailangan mo kong hiwalayan? Akala ko ba'y wala kang iba? Sinungalin ka? Umiiyak na tanong ni Marian. Marian, sorry pero... Para kasi sa akin eh, wala na talaga tayo.
Si Stephanie siya na ang mahal ko. Kung totoo ang sinasabi mo na mahal mo ko, sana ay hayaan mo na lang ako maging masaya sa iba. Pakawalan mo na ako kasi hindi na kita mahal. At hindi na ako masaya sa iyo. Pag-aming ko. Wala na rin kasing silbi kung magsisinungaling pa ako dahil nabasa na niya ang conversation namin ni Stephanie. Naisip ko rin na baka kapag nirilto ko na si Marian ay matauhan na siya at matanggap na niya na matagal na kaming wala at tapos na ang relasyon naming dalawa. Hindi. Ang sabi mo ay tayo pa rin. Hindi ako naniniwala sa iyo. Ano bang kayang gawin ni Stephanie na hindi ko kaya? Sabihin mo at gagawin ko, sigaw niya. Marian, tama na, maawa ka sa akin at sa sarili mo. Pagsamo ko. Hindi mo na ba talaga ako mahal, Malik? Iiwanan mo na ako? Hindi ba ang sabi ko kapag iniwan mo ako ay magpapakamatay ako? Malungkot na tura ni Marian. Nilapag ni Marian ang cellphone ko sa ibabaw ng kama at walang babala siyang tumakbo papunta sa balcony. Natakot ako kasi alam kong tatalon siya sa balcony at sigurado ako na hindi siya mabubuhay. Kapag ginawa niya yon dahil nasa 9th floor kami. Mabuti na lang at naging mabilis bigla ang pagkilos ko nang malaman ko ang gagawin niya. Bago pa makasampa si Marian sa gilid ng balcony ay nayakap ko na siya sa bewang. Malakas ko siyang hinila at natumba pa kaming dalawa. Nagwala siya ng matindi at sigaw ng sigaw at gusto na raw niyang mamatay kasi may iba na akong mahal. Wala na raw silbi ang buhay niya. Pilit ko siyang inaawat hanggang sa huminto na siya sa pagpupumiglas. Iyak na lamang siya ng iyak, Papa Dudut. Please Malik, sabihin mo sa akin na wala lang si Stephanie sa'yo at ako pa rin ang mahal mo. Umiiyak niyang pakiusap sa akin. Muling umiral ang awa ko at takot para kay Marian kaya sinabi ko na hindi totoo ang una kong sinabi. Pinalabas ko na hindi ako seryoso kay Stephanie at siya pa rin ang aking mahal. Doon lang kumalma si Marian. Niyakap niya ako ng mahigpit at binulong na sa sandaling malaman ulit niya na may iba akong babae ay papatayin muna niya yung babae at ako bago siya magpakamatay. Nang sa ganon ay walang makinabang sa akin. Sa sinabi niyo ni Marian ay napaisip ako ng malalim. Natakot ako na malaki ang chance na mangyari yon kapag nalaman niya na gusto ko na talaga si Stephanie. Hindi na lamang buhay ni Marian ang nanganib kung sakali kundi maging ang sa akin at kay Stephanie. Kaya naman nang makabalik kami sa apartment ay nag-isip ako ng matindi. Sinabi ko na rin kay Stephanie ang banta ni Marian at ang sabi niya ay humingi ako ng tulong sa mga pulis. Tumutol ako kasi ayokong umabot sa ganong level ang problema ko. Malik, hindi sa pinipressure kita ha. Pero kung totoo na mahal mo ako, dapat ay hindi si Marian ang kasama mo ngayon. Ako na dapat. Matagal mo nang sinasabi sa akin na lilipat ka na rito sa apartment ko pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ginagawa. Huwag mo kong gawing kabit mo. May himig ng pagtatampo na sambit ni Stephanie sa akin. Sige, iwanan ko na siya. Hindi ko naisipin ang gagawin niya at ang iisipin ko na lang ay ang sarili ko at kaligayahan. Kaligayahan natin. Pasensya ka na kung pinaghintay kita ng matagal. Ang turan ko kay Stephanie. Isa pa, hindi matatapos ang problema mo kay Marian kung hindi mo siya iiwanan. Alam niya kasi na babalik ka sa kanya kapag tinatakot ka niya na magpapakamatay siya. Ikaw din ang mahihirapan, ang sabi pa niya. Isang umaga ang akala ni Marian ay papasok ako sa trabaho. Pinauna ko siyang umalis ng apartment at saka ako nag-impake ng aking mga damit. Hindi ko na dinala ang ibang mga gamit na malalaki. Umalis ako ng apartment na yon at nagpunta ako sa apartment ni Stephanie. Sobrang saya niya kasi sa wakas ay magkasama na kaming dalawa. Masaya din ako ngunit may pangamba sa utak ko na hindi ko kasi maiwasang isipin si Marian. Pagsapit ng gabi ay inaasahan ko nang tatawag si Marian sa akin kaya in-off ko ang cellphone ko. Kapag kasi alam ko na magpapakamatay siya ay natataranta ko. Habang kumakain kami ni Stephanie ng dinner sa apartment niya ay nakita ko na may tumatawag sa cellphone niya na nakapatong sa lamesa. Kinala ko ang number na nakaregister sa screen ng phone niya kay Marian yon. Siguro ay kinuha ni Marian ang number ni Stephanie nang nabuksan niya ang cellphone ko sa Tagaytay. Sinabi ko kay Stephanie na huwag niyang sasagutin kasi alam ko na si Marian yon. Inayaan lang ni Stephanie ang pagriring ng cellphone niya hanggang sa hindi na siya nakatiis at sinagot niya ito. Ang tawag ni Marian.
Kinausap ni Stephanie ng mahinahon at maayos si Marian, pero sa lakas ng boses ni Marian ay narinig ko pa rin ang boses niya kahit na hindi naka-loudspeaker ang pag-uusap nilang dalawa. In-end na lamang ni Stephanie ang tawag at sinabi niya sa akin na minumura siya ni Marian. Hindi rin ako nakatiis at binuksan ko ang cellphone ko. Sunod-sunod na pumasok ang chat messages ni Marian sa messenger ko. At ang huli niyang message ay picture niya habang may hawak siya na isang bote ng muriatic acid. Bigla akong natakot, Papa Dudut. Akala ko ay kaya ng aking konsensya ang pabayaan na lamang ng basta si Marian at maging masaya na lamang sa babaeng mahal ko. Kinausap ko si Stephanie at nagpaalam ako sa kanya na babalikan ko pansamantala si Marian dahil hindi ko yun pwedeng pabayaan. Disappointed man ay pumayag si Stephanie, pero sinabi niya sa akin na huwag akong umasa na meron pa siyang babalikan. Kaya kahit labag sa aking kalooban ay muli akong bumalik kay Marian. Grabe ang hagulhol niya nang makita niya akong dala na ulit ang lahat ng gamit ko. Agad kong itinapon ang muriatic acid na hawak niya at sinabi ko sa kanya na kailangan na naming humingi ng tulong sa isang eksperto pagdating sa mental health. Pero ayaw niyang pumayag. Hindi raw siya baliw. Ipinaliwanag ko na hindi naman ibig sabihin na magpapatingin o magpapakonsulta siya ay may problema na siya sa pag-iisip. Hindi ako nagtagumpay na pilitin si Marian. Masaya na raw siya na bumalik na ako sa kanya. Hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami ni Marian sa apartment. Napipilitan na lamang talaga ako, Papa Dudut. Kaya lang ay hindi ko siya maiwanan kasi natatakot ako na baka magpakamatay siya. Gustuhin ko man na pagbigyan na talaga ang sarili ko ng sumaya ay hindi ko kaya. Nakakakonsensya kung sakali na mawala si Marian dahil sa iniwanan ko siya. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako magtitiis, kaya hihingi sana ako ng advice sa inyo, Papa Dudut, at sa iyong mga tagapakinig kung ano ba ang tamang gawin sa sitwasyon ko sa ngayon. Lubos na umaasa, Malik. Unang-una, mali ang emotional blackmailing. Hindi po natin dapat na minamanipulate ang emosyon o damdamin ng isang tao para lamang makuha natin ang ating gusto. Ito ay isang uri pa rin po ng pang-aabuso. Habang nakikita kasi ng isang tao na epektibo ang ginagawa niyang emotional abuse, ay gagawin niya po ito ng paulit-ulit. Hindi biro ang sitwasyon na kinalagyan ni Malik dahil buhay ang nakasalalay. Para sa akin ay tama ang naisip mo na dalhin siya sa isang eksperto upang matulungan siya ng maayos. Ngunit kung hindi mo siya mapilit na gawin yon, ay maaari kang humingi ng tulong sa pamilya o kaibigan ni Marian. Baka makinig ito sa kanila. O kaya ay sabihin mo sa kanila ang ginawa ni Marian sa'yo. Kung wala ka pa rin maaasahan na tulong sa kanila, ay sundin mo ang sinabi ni Stephanie. Sa huling pagkakataon ay kausapin mo si Marian at ipaliwanag mo sa kanya na hindi na kayo pwedeng magsama dahil hindi mo na siya mahal. Masakit yon sa part niya, ngunit kailangan mong gawin kung patuloy kanyang tatakutin na kikitlin niya ang kanyang buhay. Kapag iniwanan mo siya, ay sabihin mo na hindi mo na siya responsibilidad. Putulin mo ang anumang ugnayan mo kay Marian, lalo na ang komunikasyon, dahil mas lalo siyang mahihirapan na makausad kung patuloy pa rin kayong nag-uusap kahit na malayo na kayo sa isa't isa. Ipagdasal mo na lamang siya na sana ay maliwanagan na ang kaisipan ni Marian. Tandaan mo, Malik, na ang dapat mong unahin ay ang responsibilidad mo sa iyong physical and mental health at ang kapayapaan ng iyong isipan. Unahin mo ang iyong kaligayahan, at kung tunay man ang pag-ibig mo kay Stephanie, sana ay hindi pa huli ang lahat para sa inyong dalawa. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-online. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories.
kami ay iyong kasama. Dito sa Stories, Papa Dudut Stories.